Okay guys, today is harvest time. Bago ako mag-harvest, kailangan ko muna ipakita sa inyo guys yung mga magagandang bunga na aking kukunin. Mga last week nag-harvest ako guys. Ito guys, oh, pag nagbunga yan guys, pag nagbunga yan, ang ganda talaga. Ang ganda tingnan. Pag nagbunga yan. So ito yung bulaklak kung hindi nyo alam guys. At ito yung bulaklak ng celery. Yung celery. Yung carrots kasi natuyo na rin eh. So ito natuyo na guys. Ayan, tuyo na yan. Ito dapat doon yan eh. Hindi yan pwedeng lumabas dito guys kasi. Okay, let's go. Wow, ito bagong pula yan guys. Uy. Ito yung mga ano guys oh, yung tatlo ang kanyang laman. So siguro kailangan kong gulayin yan kasi tatlo lang. So ito dito banda guys, ngayon lang yan. Ngayon ko lang yan nakita na may pula. So akin yan tatanggalin. Ayan. Tingnan mo oh, nag-ano na siya kasi ano na masyado. Wala na siya. Hindi na siya elastic. Tingnan mo yan oh. Ayan sa lupa yan guys. Pag nasa lupa guys, madaling tumubo kaya dapat kunin yan. Ito yung grapes tomato. Ang grapes tomato. Ayan, dami din bunga guys. Dami rin pula oh, di ba? Celery. Guys, yung celery ko doon pinakita ko sa inyo. Ano na yun? 1 year na. Survive siya sa winter last year guys. Ayan, di pa pwede yan. Pero yan, pwede na yan isa. Tsaka yung dito. At saka yung dito rin. Ayan pa. Ayan, nagustuhan ko na yun. Nagustuhan ko na yun. Okay guys, mag-harvest muna tayo dito banda, this side. Ito. Yan, tanggalin na rin yan. Oh, tanggalin pa eh. Pero ito, tanggalin na talaga to. Tapos yun, sa lupa. Nakadikit sa lupa. Oh, tingnan mo guys. Oh, yan. Pero okay pa yan guys. Ay, may pula pa. Okay pa yun. Okay pa yun. Ayan, saka na yan, saka na yan. Ito, meron. Ayan. So, napaka-sensitive ng tomato guys, kaya kailangan talaga alam nyo kung saan yung kunin nyo. Super sensitive. Tanggalin na to. Kasi medyo may ano eh. Ito kukunin na rin yan. Pag natanggal na siya guys, madali na siya maghinog. Dapat pala dati, hindi ko tinanggal yung may mga ganito kasi nabubuo na rin pala eh. Pwede na kaya ito? Okay, pwede na siya. Thank you.
putoy. Meron siyang baby. Ito. Ito lang nga yun. Ayan. Saka na yung iba guys. Ito, may makukuha tayong apat dito. Kahapon guys, naggisa ako ng ano ng tomato. Ginisa ko sila guys. Masarap. Pag ginisa mo kasi ang tomato guys, ano yan, tatagal yan guys. So masarap sa ano, sa itlog. Okay, now ito na naman ang ating anuhin guys. Ito. Ito. Pero parang gusto kong mag ano, yung ibang lalagyan pa. So, dito lang muna guys. Bye. Ngayon, grapes tomato na naman ang aking i-harvest. Mahirap kasi yung pipino guys, kasi yung pipino ano, matin, ayaw ko ba, parang di ko maintindihan yung nararamdaman ko pag na hipo ko yung bagin ng ng pipino, parang kung sa Bisaya pa ngilngig yan yan, ito alanganin pa yan, kailangan yung pulang pula na. Para mas masarap, mas matamis, mas masarap. What was that? Guys, so nagliki na guys. Yan guys, oh. Ewan ko, puno ba yun yan? Ayan, nangugat pala, oh. Nangugat. Nangugat, guys. Ang tomato, guys, nagapang... Pwedeng-pwede yan sa hydroponics, guys. Okay, dito tayo sa cherry tomato. Okay. Wait. Separate ko yan guys, kasi mahirap mag-recognize ma. Pati na yung separate agad ba para ano na minsan sa lahat sa buhay natin guys, kailangan natin lagi yung logic para oops, para marami ang resulta, pag maganda ang resulta, pag ginagamitan natin ng logic ang ating trabaho. Kasi pag walang logic, ulit-ulit tayo. Katulad yan, pag farmer ka, magtatanim ka ng tomatoes, hindi lang tomatoes itanim mo. Dapat lahat na mabuhay, itanim mo. Diba? Para ang produkto, hindi lang tomato. Lahat na tinanim mo, magprodukto. Diba? Yan ang tinatawag na logic. Kahit sabihin pa nila, hindi yan mabuhay dito. Papaano mo malaman kung mabuhay kung hindi mo pa tinanim? Diba? Itanim mo muna bago mo sabihin na hindi mabuhay. Diba?
Alam nyo guys, ito, nabuhay lang ito dito. Tumubo lang siya. Tapos inalagaan ko lang. Hindi ko man alam kung saan ako makakuha ng ano. I mean, wala sa isip ko na mag ano ng cherry tomato. Kasi nakafocus ako sa ano, sa malalaki. Eh ngayon, nalaman ko na ang cherry tomato pala, non-stop ang bunga. Kaya ito. Kaya saan man ako mapunta guys? Talagang mayroon ako cherry tomato at grapes tomato. Siyempre, pag may garden ka, hindi mawawala ang bulaklak. Kasi ang mga bees na pumunta sa bulaklak, pupunta rin sa bulaklak ng inyong pananim, inyong gulay. So, pupulinate yan at maganda ang resulta ng bulaklak ng bunga ng inyong gulay. Kaya guys, hanggang dito na laman, lamang at salamat sa inyong pagtambay. Ito ang na-harvest ko this morning, guys. Yeah. Ito yung cherry tomatoes. Ito yung grapes tomatoes. Ito ang gusto kong padamihin at sa kanya. Tapos yung dito, guys, alam nyo, nakatambak lang yan dyan. Kasi pag may nakita akong nahulog na grain, nilalagay ko lang dyan. Tapos tingnan nyo guys, oh. Oh, diba? Nagpula, nag-turn into orange na siya. Ibig sabihin, talagang ano siya. Pwede siyang matanda na yan dyan, guys. Kasi pag hindi yan matanda, hindi yan mag-turn na ganito. Oh, diba? Yan, huwag itapon. So, ito, mag-aano na rin yan, guys. So, dyan lang yan. Dyan lang yan. Okay, thank you guys for watching. Hello, guys. Ito yung na-harvest ko today. Yan yung good. Ito yung medyo. Kasi, hindi siya maganda, pero mapapakinabangan pa. So, kahapon nagluto ako, guys, at ito yung resulta. Oh, di ba? Ayan, ginisa ko lang yan, guys. Ayan, oh. So, alam niyo naman siguro anong ginagamit pag igisa ang kamatis. Di ba? Sibuyas, bawang, mantika, sibuyas, bawang, paminta, oyster sauce ang pinaka-importante. At, of course, huwag kalimutan ang asin. Ito guys, maganda ito sa pag kayo ay na scrambled eggs. Diba? Kaya ito, mag-aantay ako ng susunod na harvest para pupunuin ko yan guys. Thank you guys for watching. Thank you!